Istorya, Tagalog Horror Stories. Ang karne ang isa sa pinakamasarap na ulam, lalo na kapag masarap magluto ang nagluluto. Isa sa pinakamasarap na luto ng karne ay ang adobo o kaya'y sinabawa na maraming gulay o repolyo. Ngunit sa ibabahagi kong istorya ay huwag sana kayong maumay sa karne. Ako pala si Monet, hindi ko ito totoong pangalan. Nais ko rin pong itago ang aking pagkakilanlan dahil privado po akong tao at nahihiya po ako dahil baka isipin ng iba na weirdo ako. Kasalukuyan po akong nasa New Zealand. Nakapangasawa po ako ng taga rito, kaya naman marami ding nagbago sa aking buhay. Ang kwentong aking ibabahagi ay naganap sa taong 1966 at ako'y nasa 18 taong gulang noon. Bilang mga kabataan ay likas na sa atin ang kuryosidad, at ang kuryosidad ang kadalasang nagpapahamak sa atin. Sa parteng Luzon, hindi ko na po babanggitin ang eksaktong lugar para na rin sa pribadong pamumuhay ng mga tao sa lugar na yun. Natatandaan ko, magpapasko po noon. Kaya naman masyadong abala ang lahat ng tao para sa okasyon na 4 na araw na lang ay ipagdiriwang na ng buong mundo. Ngunit ang bayan namin na iyon ay hindi pa masyadong matao. Sa sobrang tagal, hindi ko na matandaan ang eksaktong larawan at senaryo. Basta ang naaalala ko ay may tulay na nagduduktong sa bayan namin at sa kabila. Isang gabi, nagkayayaan kami ng aming barkada upang mamasyal sa bayan. Habang naglalakad kami sa ilalim na napakaliwanag na buwan, ay panay ang aming huntahan. May mga mais na pananim akong nakikita, pero hindi ako sigurado kung mais nga iyon dahil sa tagal na rin ng pangyayaring ito. Hindi pa man kami nakakarating sa bayan ay may isang tindahan kaming nakikita. Nag-iisa lamang iyon sa gilid ng kaparangan. Nagkatinginan kaming magkakaibigan. Naisip namin na sino naman ang bibili sa ganitong lugar na wala man lang katao-tao. Mahirap paniwalaan, pero iyon po ang totoo, na mayroong tindahan sa lugar na walang katao-tao. Nagpatuloy kami sa paglalakad at nakita namin ang isang babae na nagbabantay sa kanyang tindahan. Nakaupo lang ito at nakatingin sa kawalan. Kaya naman naisip namin na siguro ay nababagot na siya sapagkat wala namang bumibili. Napailing lang kami at nagpatuloy na lang sa paglalakad. Nang hindi pa kami nakakalayo, ay kinalabit na ako ng isa naming kaibigan at itinuro ang tindahan. Nagulat kami sa hindi namin malaman kung saan ang gagaling ang mga taong dumagsa para bumili sa kanyang mga panindang karne. Biglang nagbago ang aura ng tindera. Ngumiti ito ng pagkaaliwalas. Nagpatuloy na lang kami sa paglalakad papunta sa aming pupuntahan. Kinabukasan, binalita ko sa aking ina ang tungkol sa tindahan ng karne sa lugar na bago ang bayan na aming pinuntahan kagabi. Nagtaka naman ang aking ina. Ayon sa kanya, ay wala naman daw umanong tindahan ng karne sa lugar na iyon. Kaya naman, inaya ko siya para matignan namin ang sinasabi kong tindahan. Nagpasya kami ng aking ina na magtungo sa tindahan ng karne na tinutukoy ko. Mga higit lumulang 30 minuto ang nilakad namin papunta doon. Ngunit ang ipinagtaka namin
ay wala ni bakas ng tindahan kaming nakita. Kaya naman, nang gagalaiti ang aking ina sa sobrang inis niya sa akin. Sa sobrang pagtataka ko po, malino po kasi sa aming mga mata ng mga kasama ko kagabi ang tindahan ng karne na may nakasimangot pang tindera. Kaya sinabi ko sa aking ina na baka sa gabi o hapon lamang ito nagbubukas. Mainam na babalik na lamang kami mamaya. Umuwi kami ng aking ina at balak naming mamaya na lang bumili para sa Noche Buena namin sa susunod na araw. Masarap kasi mag-adobo ang aking ina, kaya hindi talaga mawawala ang karne namin sa hapagkainan. Kinagabihan ay nagpasya kami ng aking ina na bumili ng karne sa tindahang iyon kasama ang aking mga pinsan. Nang gabing iyon ang hindi ko talaga makakalimutan, dahil ang gabing iyon ay naganap ang hindi ko makakalimutang karanasan. Bago po tayo magpatuloy, sa aking pong tagapakinig, pakisuportahan naman po ang ating channel, paki-like and subscribe na po. Maraming salamat and God bless. Habang binabaybay namin ang daan, sa tulay pa lang kami ay hindi na maganda ang pakiramdam ng aking ina. Mukha umanong nagtataasan ng kanyang balahibo. Sinabi ko sa kanya na baka dala lamang na malamyang sinag ng buwan at pagod na siya dahil marami din siyang inasikaso noong umagang iyon. Paglagpas namin ng tulay ay nakita na namin ang tindahan ng karne. Doon po siya naniwala na mayroon ngang tindahan doon. Katulad kagabi, marami na naman ang nakapila. Pumila din kami sa tindahan habang ang iba kong pinsan ay nakaupo lang sa gilid habang nag-iintay sa amin. Nagtataka kami ng aking ina na tahimik ang mga nakapila at aalis lang kung nabigyan na ng kanilang kailangan. Nang kami na ang sumunod ay napangiti ng pagkatamis-tamis ang tindera. Maganda ang tindera, napakakinis nito, kaya naisip ko na hindi nakakapagtaka kung bakit madami ang nakapila sa kanyang tindahan. Tinanong niya ang aking ina kung anong parte ang kanyang gusto, ngunit sa akin siya nakatingin. Nagandahan po talaga ako sa tinderang iyon. Mahaba ang buhok nito na hindi ko alam kung hanggang saan. Napakakinis po niya at napakaputi ng kanyang balat. Habang nagbabalot siya ng pinamili namin, ay panay ang kanyang tingin sa akin. Gusto ko nga pong isipin na sa mga oras na iyon ay meron siyang gusto sa akin. Nang kami ay makauwi na, naibahagi ko sa aking mga pinsan na panay sulyap sa akin ng tindera. Ang sabi pa nila na baka natipuhan ako ng matandang tindera sabay tawanan nila. Nangunot ang aking noo nang marinig ko ang sinabi nila. Paanong matanda yung tindera, samantalang malino pa sa aking utak na isa siyang magandang dalaga? Sinabi ko sa kanila na hindi matanda ang aking nakita, ngunit kanilang iginiit na matandang babae ang nakikita nilang tindera. Dahil sa ipinipilit ko rin ang aking nakita, ay naging dahilan pa ito upang magkapikunan kaming magpipinsan. Umuwi ako sa bahay at nang makita ko ang adobo ni inay ay agad ko itong nilantakan. Napakasarap talaga ng luto ni inay, kaya naisip kong mahal na mahal siya ni itay. Nang matapos akong kumain ay nagpahinga muna ako. Sasabihan ko na lang ang aking ina na nauna na akong kumain at nagugutom na ako. Nahiga muna ako sa sala habang hinihintay ang aking mga magulang, at hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Nagising na lang ako na sobrang sakit ng aking tiyan. Hindi ko alam kung saan ang gagaling ang sakit, ngunit sobrang napakasakit talaga.
agad akong bumangon, ngunit tila napakabigat ng aking katawan. Hindi ko alam kung anong oras na, ngunit parang malulunod ako dahil sa kadiliman na namamayani sa aming tahanan. Halos kinakapos na ako ng hininga na pakiramdam ko hanggang leeg ko na lang. Sumisigaw ako dahil pakiramdam ko talaga ay may nakadagan sa akin. Nang magdilat ako ng mga mata, ay nakita ko ang tindera ng karne na nakapatong sa akin. Saglit na nawala ang aking nararamdamang sakit dahil sa kagandahang aking nakikita. Ngunit saglit lang iyon nang makita kong bigla itong tumanda at humaba ang kanyang kamay na akala mong isang praying mantis. Napakapangit niya at napakahaba ng kanyang pangil at dila. Nanlaki ang aking mata at sobrang takot ang aking nararamdaman. Mabuti na lamang at biglang pumasok ang aking mga pinsan. Nadinig nila umano na tila sumisigaw ako. Nakita ko pa kung paano tumalon ang nilalang sa bintana. Ibig sabihin, hindi ako nananaginip. Agad akong pinuntahan ng aking pinsan at doon ko na lamang naramdaman ang pagsakit muli ng aking tiyan. Agad na lumabas ang isa ko pang pinsan para sunduin ang aking magulang. Isang oras din ang lumipas nang makabalik siya kasama ang aking ina at ang manggagamot na hindi ko na maalala ang pangalan. Ginamot niya ako. Nag-orasyon siya ng mga lengguwaheng hindi ko maintindihan. May pinahid siya sa tiyan ko at pinainom ako ng langis na ang sama ng lasa. Parang uminom po ako ng mantika. Sa sobrang kakasuka ko ay hindi ko napigilang ilabas lahat ng kinain ko. Halos parang hinahalukay ang aking sikmura. Kulang na lang po ay ilabas ko pati ang aking bituka sa sobrang suka na aking ginawa. Pinagpapawisan ako ng napakalamig. Hindi ko na alam ang aking gagawin noon. Lalo akong natakot na magsuka ako ng kulay berde na malapot. Sabi ng albularyo, lason daw iyon ng aswang at kailangang mailabas ko pa ang karning aking kinain. Pinakuha ng albularyo ang karning aming binili. Kanya itong binudbura ng asin at ng kanyang langis at sinabayan pa ng orasyon. Halos masuka kaming lahat nang makita ang karne na parang karne ng tao. Nagsuka akong muli at nilabas ko ang tuluyan ng aking kinain. At halos himatayin at mawala ako sa aking ulirat nang mailuwa ko ang isang putol na daliri. Matapos kong magsuka ay nawalan ako ng malay. Talagang nagdilim na po ang aking paningin at tuluyan na akong bumagsak. Kinabukasan ng magising ako, ang sakit ng katawan ko na akala mo'y nagbuhat ako ng 10 kilong palay ng ilang beses. Ayon sa aking mga pinsan, ay pinuntahan umano nila ang tindahan ng karne at muntik nang makipagsagupaan ang albularyo sa aswang. Ngunit natakot ang aswang dahil nagsanib puwersa umano ang mga albularyo sa aming bayan at sa kabilang baryo. Nangako umano ang aswang na hindi nababalik pa kahit kailan at aalisin sa aking tiyan ang tinanim niyang alaga. Sabi pa ng albularyo, ang aswang ng kawangi sa praying mantis ay ginagamit ang kanyang kagandahan upang makaakit ng kanyang bibiktimahin at isa na sana ako sa mga biktimang iyon. Nais ko na sanang kalimutan ang masalimuot kong karanasan dyan sa Pilipinas. Ngunit ngayong matanda na ako, ay marahil isasama ko na lang sa hukay ang alaalang aking naranasan sa oras na ako'y tawagin na ng Diyos. Marahil sa panahon ngayon ay mahirap ng paniwalaan ang ganitong mga kwento. Ngunit para sa ating mga personal na nakarana sa ganitong mga kababalaghan ay mananatili itong totoo.
Istorya, Tagalog Horror Stories.